Magandang araw po, Sir Nebb. Kamusta po? Ako si Shelby. Mahilig po ako sa horror kaya lagi po akong nakatambay sa channel mo. May naging karanasan din po ako, Sir Nebb. Ito yung kwentong umiikot sa lugar ng mga lola ko. Magkatabi lang naman yung barangay namin sa San Pablo. Pero doon sa mismong lugar nila ay may sabi-sabi na tuwing kapistahan ay may babaeng multo na nagpapakita. Isang babae na nakasuot ng gown na pangsagala. Ayon sa lola ko, matagal na raw ang usap-usapang yon. Pero marami na raw ang nakakita at nakapagpatunay. Kulay dilaw na makutim na may mga bahid din ng dugo ang gown na suot noong babae. At kapag nagpapakita ay lumalakad lang talaga siya ng mabagal sa dilim. Sobrang bagal daw na akala mo talaga ay nasa sagalahan. Tinanong ko si Lola kung sino ba ang babaeng yon. Sabi niya noong araw daw na nagsimula ang sagalahan doon ay may dalagang kasali sa sagala na hindi nakadalo. Excited pa naman daw at nakahanda na rin ang susuotin. Pero bago pa maganap ang sagala ay kumalat ang balita na napagsamantalahan daw ito sa kakahuyan. Kung kaya nung gabi ring yon na sana ay sasagala na ito, nagkulong daw ito sa kwarto. Kinakatok siya ng tatay niya dahil malapit na raw lumakad ang sagala. Pero hindi nagbubukas ng pinto, kaya minabuti ng ama na gibain na ang pinto nila. Doon tumambad sa kanila ang wala ng buhay na dalaga. Suot yung pangsagala ay nagbigti raw ito. Mula raw noon ay parang hindi na natahimik ang kaluluwa nito dahil lagi nangang nagpapakita. Lalo pa at hindi naman nabigyan ng hustisya ang pang-aabusong dahilan ng pagpapakamatay niya. Sabi pa ni Lola, yung babae ay nakilala lang sa pangalang Maria Rosana. Bukod doon ay wala nang ibang alam na detalye si Lola tungkol sa kanya. Ang kwento tungkol kay Maria Rosana ay hindi na naalis sa isip ko, Sir Nebb, lalo na nung malapit na ang pista kina Lola. Isa ako sa mga nakuhang sasagala. Naisip ko, ano kaya kung magpakita sa akin si Maria Rosana? Nung gabi mismo ng sagala, ako mismo ang nagme-makeup sa sarili ko. Mula sa harap ng salamin ay tanaw ko yung labas ng bintana. Sa gilid ng mga mata ko, nakita kong may padaan na nakagown. Hindi ko pinansin kasi sa isip ko baka kasali rin. Napaaga lang ng bihis at pupunta na sa barangay kung saan magsisimula yung parada. Pero naisip ko rin, bakit naman siya nag-iisa? Wala man lang ba siyang kapamilya na susuporta sa kanya? Natigilan ako, Sir Nebb, kung nag-iisa lang siyang naglalakad sa madilim na kalsadang yon sa tapat ng bahay ni Lola. Baka siya na yon, si Maria Rosana. Pero pilit kong inalis yon sa isip ko. Imposible kako. Baka gawa-gawa lang din nila ang tungkol sa babaeng yon para may katakutan yung mga bata sa gabi. Pinagpatuloy ko yung pag-aayos sa mukha ko. Maya-maya lang ay nakita ko na naman, meron na namang padaan na nag-iisang sagala. Kaya bigla kong binaling ang tingin ko. Isang iglap lang yon, Sir Nebb. Pero kitang-kita ko yung eksaktong paglalarawan ni Lola kay Maria Rosana ay siya mismong nakita kong babaeng mabagal na naglalakad sa labas. Sa takot ay napasigaw ako. Agad namang naglapitan sa akin yung mga pinsan ko at pati na rin si Lola. Pinainom nila ako ng tubig at tsaka pa lang ako kumalma. Uutal-utal kong naikwento sa kanila yung nakita ko. Ang nangyari tuloy, bago yung sagala, nagdasal muna kami nila Lola. Kasi baka masamang pangitain pala yung pagpapakitang yon. Ngayon, Sir Nebb, isa na ako sa makapagpapatunay na totoo nga yung kwentong yon. Natuloy naman yung pagsagala ko. Pero buong gabi ay walang laman ang isip ko kundi si Maria Rosana.
Sir Nebb, ako po si Carl. Itong kwento ko ay nakakalito talaga. Ako mismo nalito sa pangyayaring yon. Pista noon. Medyo matagal na. Siguro isang dekada na ang nakakalipas mula nang naranasan ko ito. Hindi ko lang talaga makalimutan, Sir Nebb, kaya gusto kong ibahagi sa inyo. Sinama lang kami ng tropa kong taga roon. Masaya raw kasi. Masaya naman talaga. Ang daming handa. Ang dami ring inumin. Kaya willing-willing kaming magtotropa. Ang dami nga namin. Nasa 20 kami. Wantusawa ang pagkain. Tapos ang babait pa ng mga kamag-anak ng tropa kong nag-imbita sa amin. Siya si Russell. Iba talaga ang pista sa probinsya. Aliw, lalo na sa mga palaro. Tinanong ko kung may sagala rin ba. Biro ko kay Russell. Gusto ko kasing makakita ng magagandang probinsyana. Kaso wala raw. Hindi raw muna nagpapasagala ngayon. Kasi nagkaroon yata ng aberya sa sagala noong nakaraang taon. Hindi pa naaayos ang problema tungkol doon. Kaya wala raw munang sagala. Hindi ko alam kung anong aberya yon. Hindi na ako nag-usisa. Hindi na rin naman nag-usisa yung ibang tropa namin na nakikinig sa usapan. Siguro hindi sila interesado. Dahil nga sa mga lasing na kami, kaya ang sabi ng nanay ni Russell, doon na kami magpalipas ng gabi. Inihanda na niya agad yung tutulugan namin. Nahiga na rin ako kasi nagsihigaan na rin yung mga kasama ko. Pero Sir Nebb, hindi ako makatulog. Nainis pa nga sa akin yung isang barkada ko na katabi ko sa pagtulog. Kasi ang likot ko raw. Pabiling-biling kasi talaga ako ng higa. Namamahay yata ako kaya bumangon ako. Uminom ako ng tubig sa kusina. Tapos binuksan ko yung bintana sa terrace. Magyoyosi kasi ako. Nakakahiya namang buksan ko pa yung pinto na nakalak na. Habang naninigarilyo ako, patingin-tingin lang ako sa madilim na paligid. Tanong ko sa sarili ko, kaya ko kayang mamuhay sa ganoong katahimik na lugar? Bigla akong nakatanaw ng parang nagliliwanag mula sa malayo. Pilit kong inaninag. Sa tingin ko mga arko na may mga ilaw. Natanaw ko rin na parang may mga taong naglalakad. May hawak na mga kandila. Naisip ko, prosesyon. O kaya sagala. Kasi parang sunod-sunod yung mga arko. Balak ko hintayin ko na lang. Kasi doon din naman dadaan sa harap ng bahay nila Russell. Kaya nga hihintayin ko na lang. Naisip ko pipicturan ko kapag nakadaan na. Tsaka ko gigisingin yung mga tropa ko. Iingitin ko sila na nakapanood ako ng sagala. Tutulog-tulog kasi sila. Pero Sir Nebb, nagtaka ako. Kasi ilang minuto na yung nagdaraan. Eh para bang hindi pa rin umuusad yung sagala. Niredy ko na yung camera ko. Lumang cellphone pa yung gamit ko nun. Nakikita ko naman na gumagalaw yung mga paa nila. Naglalakad. Pero hindi sila nakakaalis sa pwesto na yon. Kinabahan na ako. Parang hindi na tama yon. Hindi naman ako nananaginip o ano. Nakikita ko lang talaga sila. Hindi pa naman malabo yung mga mata ko. Kaya alam ko kung ano yung nakikita ko. Hindi na ako nakatiis. Ginising ko na sila Russell. Pupungas-pungas sila pero napilitan din silang bumangon. Halos hilahin ko sila papunta doon sa bintana ng terrace. Kaso wala na yung tinuturo ko. Wala na roon yung nakita kong sagala. Noon lang ako natakot ng ganoon sa buong buhay ko. Kahit kinakantsawan ako ng mga barkada ko ay hindi ko iniintindi. Nakatanaw pa rin ako kung saan ko nakita yung sagala na yon. Naisip ko tuloy na itanong kay Russell kung ano ba talagang nangyari sa sagala noong nakaraang taon. Hindi rin daw niya alam ang detalye. Basta ang alam lang niya ay nagkagulo at merong namatay. Kung may ibig bang sabihin ang nakita kong yon, hindi ko na alam. Dahil matapos yon ay wala na namang ibang kababalaghan pa ang naranasan ko. Hindi ko maipaliwanag yung nakita ko, Sir Nebb. Ano kaya yon? At bakit bigla na lang silang nawala?
Isang masayang araw po sa ating lahat. Isa rin po ako sa mga masugid na tagapakinig ng Pinoy Creepypasta. Sir Nebb, sana ay magustuhan mo itong padala kong kwento na nangyari sa akin noong bago mag-pandemic. Sa isang sagala ito nangyari. Sa lugar po kasi namin dito sa Navotas, tulad din siguro sa ibang lugar, ay naging tradisyon na ang sagala tuwing pista bilang pagbibigay pugay sa patron. Isa ako sa mga hindi nagpapalampas na manood nito kasi laging kasali sa sagala yung crush ko noon. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan niya, Sir Nebb. Maaga pa lang nakaabang na ako. Hindi ko akalain na nung araw na yon ay papansinin ako ng crush ko. Wala raw kasi silang tagahawak ng arko. Nakiusap siya na kung pwede ako tsaka yung isang kaibigan niya. Siyempre tatanggi pa ba ako? Kahit sa ganoong paraan lang ay mapapalapit ako sa kanya. At least hindi na ako nag-aabang lang, kundi kasama na niya ako sa buong oras ng parada. Ang saya kaya nun, kaya oo agad ako. Pinsan naman niya yung escort, kaya ayos lang sa akin na ipaghawak ko sila. Umuwi muna ako sa amin at nagbihis ng maganda. Nagpabango at nagpapogi muna kahit tagahawak lang naman ako ng arko nila. Nakakatuwa lang kasi nung makita ako ng crush ko, sabi niya sa akin ang gwapo ko raw pala kapag nakabihis. Muntik na raw niyang mapagkamalan na ako ang escort niya. Kinilig ako ng mga 90% kahit na alam kong binobola lang ako ng crush ko noon kasi nga nakiusap sa akin na maging tagahawak. Habang lumalakad na yung sagala, napatingin ako sa arko na hinahawakan ko. Kasi Sir Nebb, nakita ko na may isa pang kamay, hindi yung kamay ko. Tinignan ko yung kasama kong nakahawak din sa arko. Imposible namang humaba yung kamay niya para makahawak din doon. Sa sobrang takot ko ay parang nanigas yung kamay ko at nabitawan ko yung arko. Pinagtinginan nila ako kasi yung pagbitaw ko sa arko ay halata talaga na may kinatatakutan ako dahil bigla akong bumitaw. Tinanong ako nung crush ko kung bakit, kung anong nangyari. Kahit namumutla ako, hindi ko sinabi na may nakita akong iba pang kamay na nakahawak doon bukod sa akin. Ayoko kasing pagtawanan nila ako. Sinabi ko na lang na parang may langgam na kumagat sa kamay ko. Sir Nebb, nagpatuloy yung sagala, pero yung excitement ko ay nawala na. Panay ang tingin ko sa arko at sa kamay ko. Baka kasi magpakita ulit yung kamay na hindi ko alam kung sa multo ba yon o ano. Iniisip ko rin kung namalikmata lang ba ako. Baka naman nag-blurred lang yung mata ko at nadoble ang tingin ko sa kamay ko na nakahawak sa arko. Pero yung takot ko, sobrang tindi. Grabe yung kaba na naramdaman ko. Kahit mahangin naman nung gabing yun ay pinagpawisan talaga ako ng todo. Pagkatapos ng sagala, nilapitan ako ng kaibigan ng crush ko na kasama kong naghawak ng arko. Sabi niya, nakita rin daw niya yung nakita ko. Sa tingin niya, kamay ng matandang lalaki. Pero huwag na raw naming ipagsabi kasi baka wala rin daw maniwala sa amin. Lalo lang nakadagdag sa takot ko yung sinabing yon ng kaibigan niya, Sir Nebb. Kasi ibig lang sabihin noon, hindi guni-guni yung nakita kong kamay. Totoo siya at dalawa kaming nakakita. Sir Nebb, magandang gabi po. Tuwing ganitong malalim na ang gabi at nagpapaantok ako, ay hindi ko maiwasan na hindi maalala ang nangyari sa akin noong mismong isinagala ako. Dayo lang ako noon sa lugar ng asawa ng pinsan ko. Nagbabakasyon kami kasama ang dalawa ko pang kapatid. Maganda kasi ang lugar nila. Nagkataon na naghahanap noon ng makakasama sa sagala yung hermanang kamag-anak din nila. Konti pa lang daw kasi ang kasali. Tapos nakita ako. Tinanong kung pwede raw ba ako.
Ayoko sana kasi nahihiya ako. Hindi naman ako taga roon pero yung mga kapatid ko, pinsan at asawa niya, eh pinilit ako. Yung gown ng asawa ng pinsan ko ang pinasuot sa akin. Lagi kasi itong nagsasagala. Nagkataon na buntis ito noon, kaya hindi na nakasali. Hindi ko kilala yung escort ko. Sabi nila hintayin ko lang daw. Taga roon lang din sa lugar nila. Ang pangalan daw ay Gaspar. Araw ng sagala, bandang alas 6 na nun. Nakaready na ako. Hinihintay ko na lang yung escort ko. Mga 6:30, kailangan nandun na kami sa lugar kung saan magtitipon-tipon yung mga kasali sa sagala. Doon magmumula ang parada. Lumabas muna ako ng bahay at nag-cellphone. Hindi ko na malayan na may lalaking dumating. Naramdaman ko na lang yung presensya niya sa harapan ko. Maiinis sana ako dahil bigla na lang siyang tumayo sa harap ko. Pero Sir Nebb, ang gwapo niya. Kaya yung inis ko, pinalitan ko ng ngiti. Nakasuot siya ng barong kaya naisip ko agad na baka siya na yung sinasabi nilang escort ko na si Gaspar. Sabi ko saglit lang at tatawagin ko na sila sa loob para pumunta na kami doon sa Hermana. Pero bigla niyang hinawakan yung kamay ko. Hindi siya nagsalita. Parang gusto niya na lumakad na kami. Hindi naman kami pwedeng mauna. Siguradong hahanapin ako ng mga kapatid ko kung aalis kami ng walang paalam. Sabi ko sandali, kailangan naming magpaalam. Hindi pa rin niya binitawan yung kamay ko. Sa halip, lalo pa niyang hinigpitan ng hawak sa akin. Tapos tinignan niya ako sa mga mata. Yung tingin niya sa akin na yon, para akong nawala sa sarili. Nahipnotismo yata ako dahil narinig ko na lang yung sigaw ng kuya ko na nasa kakahuyan na kami. Ang sinabi ng kuya ko na narinig niya ay bitawan daw ako. May iba pang sumisigaw sa pangalan ko na huwag daw akong isama. Doon ako nabalik sa wisyo at nagpumiglas ako mula sa mahigpit na hawak ng lalaki sa kamay ko. Pagkatapos kong makawala ay nagkaroon ng habulan. Hinabol nila yung lalaki pero mabilis daw itong naglaho sa dilim. Nung makabalik na kami sa bahay, pinaliwanag nila sa akin ang nangyari. Yung inakala kong si Gaspar ay hindi pala si Gaspar. Hindi rin masamang loob na gusto akong gawan ng hindi maganda, kundi isang engkanto. Nalaman daw nila ito nung kumatok ang totoong Gaspar at hinahanap ako. Yung engkantong kumuha sa akin ay kamukha rin ni Gaspar. Pero ito raw ay dahil may kakayahan ang engkantong ito na manggaya ng itsura para makapanguha ng biktima. Alam daw nito na may hinihintay ako sa labas, kaya nakakuha ito ng magandang pagkakataon para makuha ako. Buti na lang daw at pagdating ni Gaspar ay naabutan pa nila ako sa kakahuyan na naglalakad mag-isa sa dilim. Hindi man nila nakita, alam nilang may kasama ako, kaya sumisigaw sila na bitawan ako kasi nasa ilalim ako ng hipnotismo nito. Kung hindi raw nila ako naabutan, malamang ay hindi na nila ako makita kahit kailan. Sir Nebb, habang patuloy sila sa pagpapaliwanag sa akin sa nangyari, ako naman ay nakatulala at hindi makapaniwala na nangyari nga sa akin yon. Naninindig talaga yung mga balahibo ko. Maisip ko pa lang na mapupunta ako sa mundo ng mga engkantong hindi ko dating pinapaniwalaan. Natuloy yung sagala, Sir Nebb. Nakaabot pa rin kami ng tunay na Gaspar. May maganda rin namang naidulot ang sagalang yon sa kabila ng nakakatakot kong karanasan. Yon ay ang escort ko na si Gaspar. Asawa ko na po siya ngayon at meron na kaming dalawang anak. Ang nangyari sa amin kaugnay ng engkanto ay kinukwento pa rin namin sa mga anak namin para mag-ingat sila. Hindi kasi lahat ng may nakakatakot na karanasan ay may happy ending na katulad ng nangyari sa amin ng papa nila.
Magandang umaga, Sir Nebb. Sana po ay okay lang kayo sa araw-araw. Ako po si Mildred. Ang kwento ko po ay tungkol sa hiniram kong gown na sinuot ko noong nakasali ako sa Flores de Mayo. First time kong sumagala noon. 15 years old pa lang ako. Eh yung nanay ko po sobrang tipid nun. Hanggat maaari ay ayaw na ayaw niya yung gagastos ng walang katuturan. Kaya nung malaman niyang kasali ako sa Sagala, eh pinanghiram na lang niya ako ng maisusuot kong gown. Sayang naman daw kasi kung bibili pa. Isang beses ko lang naman daw isusuot, lalo at wala akong kapatid na magmamana ng mga damit ko. Doon kami lumapit sa ninang ko. Kasi natatandaan daw ni nanay na sumagala rin noon ang anak ni ninang. Yung kinakapatid kong tinutukoy ni nanay, eh nasa kabilang buhay na po, Sir Nebb. Kaya natakot ako. Sabi ko, baka naman pagmultuhan ako ng kinakapatid kong si Molly. Ba't naman daw ako pagmumultuhan? Para hihiramin ko lang naman yung gown. Isusuli ko naman. Pumayag naman si Ninang na ipahiram sa akin yung gown ng anak niyang yumao. Basta bilin lang niya sa amin ni nanay. Naingatan yun. Kasi gumagaan daw ang loob niya kapag nakikita niya yung gown. Dahil naaalala niya nung suot yon ni Molly. Nangako naman kami kay Ninang na ibabalik din namin agad yung gown sa maayos nitong kondisyon. Nung mismong oras na ng Sagala, nagulat ako, Sir Nebb. Dahil parang nakita ko si Molly sa hanay ng mga nanonood. Iniba ko na lang yung tingin ko kasi baka kamukha lang niya. Marami naman talagang taong magkakamuka. Pero paglakad ulit ng Sagala, eh nakita ko na naman yung babaeng kamukha ni Molly. Nakatingin sa akin. Kahit tignan ko rin siya ay hindi naaalis ang tingin niya sa akin. Ginapangan ako ng kilabot. Ewan ko kung bakit takot na takot ako sa babaeng nakikita ko na inaakala kong ang kinakapatid ko. Sir Nebb, dahil sa pangingilabot kong yon, hindi ko na na-enjoy yung pagsasagala ko. Pakiramdam ko kasi ay sinusundan ako ni Molly. Kahit hindi ako siguradong multo niya ang nakikita ko, pakiramdam ko siya talaga yon. Kung bakit ganoon, hindi ko maipaliwanag. Baka gusto lang talaga niya akong tignan, o baka ayaw niyang isuot ko yung gown niya. Hindi ko masabi. Basta ang sigurado ko lang ay yung sobrang takot na bumabalot sa akin nung mga sandaling yon. Iba naman ang naranasan ng ninang ko na ikinuwento lang niya sa amin nung sinoli na namin yung gown. Sabi niya, pinanood daw niya ako kasi gusto ulit niyang makita yung gown na yon sa Sagala para maalala niya yung anak niya. Paglingon ko raw sa kanya, yung pagngiti ko sa kanya ay hindi ako ang nakita niya, kundi ang mukha mismo ni Molly na nakatingin sa kanya. Nagtaka ako, Sir Nebb, kasi una sa lahat, hindi ko naman nakita si Ninang habang sumasagala ako. Pangalawa, dahil nga hindi ko siya nakita, imposible rin na nilingon ko siya at nginitian. Dahil sa sinabi ko, lalong kinilabutan si Ninang at nasiguro niya na hindi talaga ako ang lumingon at ngumiti sa kanya, kundi ang anak niyang si Molly. Habang nag-uusap kami nila nanay at ninang, lahat kami kinikilabutan. Pero sa halip na matakot, Sir Nebb, ay naging masaya na lang kami na kahit sa ganoong paraan ay naramdaman namin ang presensya ni Molly. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa mga side channels ko na Digma Horror Stories, Shadow Weavers at Nebb Qerro Stories. Sa ngayon po ay fo-focusan natin yung mga channel na yan. Sana po ay masuportahan nyo. Muli po, Digma Horror Stories, Shadow Weavers at Nebb Qerro Stories. Maraming salamat po sa suporta nyo, mga kapasta.